Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ah, gagawa po tayo ng kalandisuin na kung tawagin po ay lemon chamber mga kapatid. Ah, napakaganda po ng kanyang apoy. Blue flame po yung kanyang apoy. Hindi po nakakaitim ng kaldero. Tara, samahan niyo po ako kung paano ko po ginawa. Ito po yung tea na gagamitin para sa daanan ng hangin. Ito po yung kanyang kalan plate para sa chamber po. Butasin po muna natin mga kapatid para malagay po natin yung pinaka-tea na stainless. Gamitan na lang po natin ang welding, yung pambutas natin para mabilis mabutasan mga kapatid. Welding po natin sa kanyang chamber plate mga kapatid, yung kanyang tea. 3/4 po na tea yung gamit natin mga kapatid para po sa kanyang daanan ng hangin. Gandaan po natin yung pagkaka-welding mga kapatid para hindi basta-basta tumagas yung kanyang used oil. Ito na po, napo-weld na po natin yung kanyang tea. Stainless po yung tea natin para hindi basta-basta malusaw mga kapatid. Isunod naman po natin mga kapatid yung kanyang chamber. Yung chamber natin ay 4 inches yung diameter. Yung height niya po ay 10 cm. Ispat po muna natin mga kapatid para makita natin para pantay po yung kanyang chamber plate. Ayan po, naispat na po natin ang 4. Isunod naman po natin mga kapatid, ipulwil po natin yung ating chamber para hindi basta-basta tumagas yung kanyang used oil. Napakasimple lang po mga kapatid na magpulwil ng ating chamber sa plate niya po. Ito na po, napulwil na po natin yung ating chamber. Iligtis po muna natin mga kapatid para makita po natin kung may tagas po yung ating chamber. Ayan na po, nilagyan na po natin ng tubig. Wala pong tagas yung kanyang chamber. Ibig sabihin po, perfect po yung ating pagkaka-welding. Ito na po yung kanyang chamber. Isunod naman natin yung chamber cover mga kapatid. At tubo rin po, binaluktot natin. Lagyan din po natin ng stainless sa taas para maging lemon po. Ayan, ipulwid po natin yung kanyang lemon stainless mga kapatid sa kanyang chamber cover. Gandahan po natin mga kapatid yung pagkaka-pole weld para maganda tingnan yung kanyang chamber cover na lemon mga kapatid. Hindi basta-basta ito malusaw mga kapatid dahil stainless po yung gamit natin. Napakatibay po ng stainless kahit magbabaran po sa init. Ito na po, na-pole weld na po natin. Ayan, linisin din po natin mga kapatid para hindi matalas po yung ating chamber cover. Ito na po. May 8 butas na po ang ating chamber cover na lemon mga kapatid. Ang gamit natin ang drill bit ay 532 po. Para po sa design po ng ating lemon na chamber cover. Lagyan na rin po natin mga kapatid ng stopper po na stainless din po ang gilid niya po para hindi basta-basta malaglag sa ating lugtungan po ng chamber. Ito na po. Weldingan na rin po natin mga kapatid yung magkabilaan para hindi basta-basta matanggal po yung ating guide po na stopper na stainless sa kanyang chamber. Ayan. Set up na rin po natin yung ating chamber. Lagyan na po natin ng bracket. Patungan po muna natin mga kapatid ng malapad na bakal para hindi lumagpas yung ating chamber doon sa bunganga po ng ating frame. Gumamit po tayo ng 2 pirasong angle bar para po sa
bracket po ng ating chamber. Ayan po. Ito na po, ganito lang po kadali. I-welding na rin po natin mga kapatid para sakto lang po doon sa kanyang bracket at hindi na po magalaw. Ito na po, na-welding na po natin. Isunod naman po natin yung pinakatuluan po ng ating use oil po. Tubo po na 1/2 yung ginamit natin. Nagbaloktot na rin po tayo mga kapatid. Full weld po muna natin yung pinaka-imbudo para hindi basta-basta tumulo yung kanyang langis. Ayan po, ganun lang po kadali. Ito na po. Na-full weld na po natin yung pinaka-imbudo. Isunod naman po natin isukat po doon sa kanyang chamber kung gaano po kahaba yung gagamitin nating tubo. Ayan na po. Itapat po muna natin sa chamber yung kanyang tubo at i-pull weld po natin. Gandaan po natin pagkaka-pull weld mga kapatid para hindi basta-basta tumagas yung kanyang use oil pagpasok po roon sa kanyang chamber. Ayan na po. Isunod na rin po natin yung 1 diameter na tubo po para po sa paglagyan ng ating blower mga kapatid. I-welding natin, magtira lang po tayo ng kunting butas para sa tuluan po ng kanyang langis in case po na umapa po yung kanyang langis sa chamber. Ang purpose po nito mga kapatid para hindi mapunta sa blower yung kanyang langis, mapunta lang po sa butas. Ayan, ganun lang po kadali mga kapatid, maglagay po ng kanyang tubo po para sa blower. Ayan, natapos na po natin mga kapatid. Ito na po yung kanyang takip. Tanggalin na rin po natin mga kapatid yung pinakagitna ng ating takip para po sa labasan ng kanyang hangin at malakas po yung kanyang pressure, paitaas po. Ito po yung style po ng ating unit na lemon burner mga kapatid. Ganito lang po gumawa. Ito na po, nabutas na po natin mga kapatid. Linisin rin po natin mga kapatid para hindi basta-basta matalas at hindi basta-basta makakasugat. Ayan na po. Pinturahan na po natin mga kapatid para lalong gumanda yung ating gawang kalan. Huwag natin tipirin sa pintura mga kapatid para masaya po ang magmamayari ng ating kalan. Ito po yung kanyang tangke. Pinturahan na rin po natin mga kapatid. Isa po itong bakal mga kapatid. Hindi basta-basta malusaw in case po na magdamagan po yung ating luto. Ito na rin po yung kanyang takip, yung stainless na takip mga kapatid. Ito na po, natapos na po natin yung ating kalan. Napakatibay po ng ating kalan mga kapatid dahil malalaking bakal yung ginamit natin na hindi basta-basta malusa yung kanyang tangke dahil makapal po. Ito po yung kanyang blower speed controller mga kapatid. Pwede nyo po hinaan, pwede nyo po rin lakasan. Ito naman po yung kanyang sabitan ng wire mga kapatid para sa blower para hindi po pakalat-kalat yung ating wire. Ayan po. Ito po yung kanyang blower. Malakas po yung ating blower mga kapatid dahil turbo po yung gamit natin. Ito po yung kanyang imbudo po ng langis. Papunta po doon sa chamber.
Ito po yung barbula po ng ating tangke para sa tuluan po ng ating langis. Heavy duty po yung ating barbula. Ayan po. Ito po yung kanyang tangke, bakal po yung kanyang tangke. Ito po yung pinakalagayan ng ating used oil, mga kapatid. Ayan. Napakatibay po ng ating lagayan dahil isa po itong tubo na makapal. Ito po yung kanyang burner. Ito na po yung lemon chamber cover natin, mga kapatid. Stainless po at makapal po na tubo yung ginamit natin. May mga butas-butas na rin po para sa singawan ng kanyang hangin. Ito po yung kanyang burner, mga kapatid. Ito na rin po yung mga sukat ng kanyang burner, mga kapatid. Yung ilan yung mga sukat, mga kapatid. Sundan nyo lang po ito at maganda po ang kalabasan ng inyong apoy. Ayan, burner threaded tayo, mga kapatid. Hindi basta-basta mahirap tanggalin sa ating chamber dahil naka-threaded po, mga kapatid. Ito na po, ibalik na po natin, mga kapatid, para masubukan na natin yung ating kalan. Ito po yung alambre po na luglog, mga kapatid. In case po na humina yung apoy ng ating chamber, galawin nyo lang po ito. Itulak-tulak nyo lang po, mga kapatid, para lumakas po yung ating apoy. Ayan. Oras naman po, mga kapatid, para subukan po natin yung ating ginawang kalan. Para malaman natin kung okay po yung kanyang sindi. Unang-una po, tanggalin po muna natin yung kanyang cover sa chamber. Lagyan po natin ng tissue. Ayan, lagyan po natin ng konting new swell, mga kapatid, para sa pandingas po ng ating chamber. Kung nagmamadali kayo, mga kapatid, pwede nyo rin po lagyan ng kerosene. Yan sa akin, yung swell, mga kapatid, para hindi po tayo mag-aksaya po sa kerosene. Ayan, sindihan po natin. Painitin po muna natin, mga kapatid, ng 3 to 5 minutes. Huwag po muna natin buksan yung kanyang blower para mabilis uminit yung kanyang chamber. Pabayaan lang po natin, walang blower. Ayan po. Ilagay na rin po natin yung kanyang used oil sa tangke. Napakatipid po ng ating kalan dahil used oil lang po yung ating gamit. Ayan. Pag mainit na po, pwede na po natin ilagay yung ating chamber cover. At lakasan na po natin bahagya yung kanyang blower. Ayan, ilagay na po natin yung kanyang chamber cover. Ito na po yung kanyang apoy, mga kapatid. Kulay blue po yung kanyang apoy, hindi po ito nakakaitim ng kaldero. Ayan, kulay blue po yung kanyang apoy, mga kapatid. Ayan na po. Nagingit-ngit sa galit po yung kanyang apoy. Gusto na pong ipainit yung ating takore. Napakalakas po ng kanyang pressure, mga kapatid. Ang ganda po ng kanyang apoy. Ito na po. Oh. Kulay blue na po yung kanyang apoy. Ganda ng kanyang apoy, mga kapatid, kulay puti at saka kulay blue. Hindi po basta-basta nakakaitim ng kaldero, mga kapatid. Ang bilis po makaluto yung kalan nito, mga kapatid, dahil napakalakas ng kanyang pressure sa kanyang chamber. Pwede nyo rin po itong hinaan in case po na magluto kayo ng kanin.
Ayan. Napakatipid po natin sa kalan na ito. Ito na po yung sagot ng ating pagtaas ng mga cooking gas natin, mga kapatid. Ayos wila po ang ating kailangan. Ayan. Pwede po ito magdamagang luto. Ah. Magpapakulo po tayo ng maramit. Magluluto po tayo ng mga kailangan nating lutuin. Pagpalambot po ng ating ulam. Ayan po. Napakabilis po ito makalambot ng mga ulam, mga kapatid. Napakabilis makaluto. Ayan. Kaya nga po pala, mga kapatid, huwag niyo pa akong kalimutan i-subscribe para mapapanood niyo pa po ang mga susunod kong gawa. Sa muli po, mga kapatid, sana po may natutunan po kayo sa tutorial ko na ito. Shout out nga pala sa mga nanonood na baguhan. Sa mga datihan na rin pong nanonood, shout out din po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Ayan po. Napakaayos po ng apoy ng ating kalan. Simple lang po pero napakalaking pakinabang po ito sa ating kusina. Ayan. Pag pinatay po natin yung ating kalan, inkis na hindi na tayo magluto, yup lang po natin yung kanyang barbula. Hintayin po natin maubos yung kanyang langis at chamber bago po natin tuluyan. Patayin yung kanyang blower. Ayan po. Hindi po nakikita yung kanyang apoy dahil kulay blue po pag maliwanag. Ito po yung kanyang blower speed controller. Huwag po muna natin patayin hanggat maubos po yung kanyang apoy. Hindi po tayo lugi sa kalan na ito, mga kapatid, dahil kulay blue at puti yung kanyang apoy. Hindi basta-basta nakakaitim ng kaldero, mga kapatid. Napakatipid po natin sa kalan na ito dahil used oil lang po yung ginagamit natin. Marami pong used oil sa mga gawaan po ng mga motorcycle, mga sasakyan po. Halos ipamigay na lang po yung mga used oil na yan para itapo na lang nila at hingiin na lang po natin para makatipid po tayo sa cooking gas. Sa nga pala, mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Salamat po sa mga sumuporta, sa mga nanood. Ang kaalaman na ito, mga kapatid, ay pansamantala lang po lamang. Huwag po nating ipagdamot sa mga gustong matutong gumawa ng kalan. Pamahagi po natin ito, mga kapatid, para lahat po tayo makikinabang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa muli po, nagpapaalam na po ako. Maraming salamat. Sana po huwag niyo po akong pagsawaang panoorin yung mga gawa ko. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. God bless.